Welcome back to my channel! Andito na naman ang inyong lingkod upang magkatiid ng mga latest at may init na balita. Naku, ang mga kampo ni Lizatanas, nilalampaso na ang mga ginagawa nilang mga masasama. Tulad na lamang ni Riza Ontiveros na pilit at excited, gustong ipakulong na si Pastor Kay Buloy na mga kaibigan ng Duterte. Matapos ngang magpasa ng warrant of arrest ay akala ng mga ito'y magtatagumpay na sila. Subalit pinagkakaisahan ang senadora sa hindi pagsang-ayon sa warrant of arrest na ito dahil binaliwala rin ito ng Senado pati ang Kamara. Samantala, tambaloslos, bugbog sarado na naman sa mga taong bayan matapos mailabas ang mga survey patungkol sa isinusulong nitong charter change. Marami sa mga Pilipino ang hindi sang-ayon rito. Pababa ng pababa nga kasi ang siyang sumusuporta at sumasang-ayon sa charter change. Pagkalipas ng mga taon, dahil hindi naglalabasan na din kasi ang tunay na balak ng mga ito tungkol sa charter change. Panoorin natin ang video para sa karagdagang impormasyon. Magandang araw mga kaibigan. Kumustahin natin ang magkaibang warrant of arrest na inisyu ng House of Representatives at ang Senado kontra kay Pastor Apollo Kay Buloy. Ano na ang nangyari? Na-serve na ba yung warrant of arrest? Nahuli na ba nila? Naunang nag-issue ng warrant of arrest ang House of Representatives. Sumunod naman ang Senado. Okay. Si Senator Ontiveros, grabing ano niya sa media, trial by publicity na ano, very excited na siya na makitang ma-aresto itong si Pastor Kay Buloy at ikulong sa Senado and then mamaya haharap sa hearing ng Senado. It has been more than 1 week. Halos magto 2 weeks na yung ano, yung House. More than 1 week na yung Senado. So, nire-research ko, wala man akong nakita na balita na sana may balita na Sergeant at Arms, Senate or House went to Prayer Mountain and served the warrant of arrest. Wala akong nakitang ganitong balita eh. I don't know kung ako lang nakamiss. Baka may alam kayo na balita, mainstream media man o sa mga social media, na nagsasabi na may nagpunta ng mga tauhan ng House or Senate Sergeant at Arms at isinerve yung warrant of arrest. Ang balita lang na nasagap ko is ang Davao Regional Police Office and even the Davao City Police Office nagsabi na wala pang nakipag-coordinate sa kanila na mga tauhan, both House and Senate Sergeant of Arms. Wala, hinihintay nila. Kasi ang responsibility ng pag-serve ng warrant of arrest ay kung sino yung nag-issue. Alalahanin natin, separate branch of government ito, legislative, yung House and Senate, separate. Ang ating PNP is executive, magkaiba yan. So dahil ang nag-initiate ng warrant of arrest ay ang Kongreso, di silang mag-serve. Kailang tungkulin naman ng PNP to assist. So nagtataka ako yung mga 3 or 4 days ago, naparoon kong balita na wala pang nagko-coordinate sa kanila na taga Senate or House na Sergeant at Arms. So naisip ko tuloy na bakit atubili sila sa pag-serve?
Atat na atat, lalo na ang Senado. Nandun na, permado na. Kung Warrant of Arrest, it's just a matter of serving it. Bakit? Naiserve ba? O hindi na lang lumabas sa mainstream media? Naiserve, tapos wala doon si Pastor Kibuloy. Hindi nila mahanap. Tapos tumahimik sila, ayaw nilang mapahiya. Kasi lumalabas ngayon, napapahiya na ang House at ang Senate, lalo na yung Committee on Legislative Franchise na gustong magpa-aresto kay Pastor Kibuloy. At sa yung Committee on Gender Equality and Women, ni Senator Roderis, Ontiveros, lumalabas na kahihiyan ito sa kanila dahil nag-issue na sila ng warrant of arrest, hindi man na nila na-serve. Kung na-serve man, bakit tumahimik na sila kung na-serve? Lalo na ngayon sa House na i-wrap up na yung nagkaroon na ng third and final reading yung committee. Hindi lang committee pala, sa House na mismo. Nagkaroon na ng House Bill 9710 approved sa final reading revoking the franchise of SMNI. So ang rules pala dyan sa Kongreso, once na ang committee report has been finalized, moot and academic na yung warrant of arrest. So wala na. Wala nang bisa yung warrant of arrest ng kamera. Ibig sabihin, na-defy sila ni Pastor Kibaloy. Kaya sabi ko, napahiya si sino ba yung mga yung chairman doon, Congressman Tambunting. Napahiya dahil wala. Hindi nag-attend si, kahit ako, kung ako si Pastor Kibuloy, hindi rin ako mag-attend sa House, Kamara, dahil done deal na yun eh. Alam na, noon pang December, ina-announce na yan ni sa mga vlog ni Maharlika na gigipitin nila ang SMNI. Gugurgurin. At nangyari na nga. Gurgur na. Kaya kung ako si Pastor Kibuloy, it's no use na papahiyan lang ako doon. Bakit pa ako mag-attend? O, di hindi nga nag-attend. O, issue ng warrant of arrest, wala rin nangyari. Hanggang ngayon, moot and academic na dahil na-finalize na yung committee report. Okay, dito man tayo sa Senate. I don't know kung tapos na ba ang hearing ni Senator Ontiveros. Ngayon, on recess sila ngayon dahil Holy Week break. Kailan sila babalik? April 20. So, matagal-tagal yung bakasyon. So, ang tanong, habang naka-break ang Senado, ano ang mangyari sa warrant of arrest ni Pastor Kibuloy? Tuluyan na bang may serve? At pag may serve, kaya ba nilang arestuhin si Pastor Kibuloy? Yun ang tanong na sa tingin ko, darating ang panahon, mapapahiya rin si Senator Ontiveros kasi kung nasaan si Pastor Kibuloy, ito ang Davao City Police Office, mayroong spokesperson in interview. Nasaan si Pastor Kibuloy? Anong sagot? We do not know the whereabouts of Pastor Kibuloy. Na bagay na inireklamo, nagreklamo kaagad si ACT Party List Representative Franz Castro na grabe naman, imposibleng hindi nyo alam. Ano ba? Totoong hindi alam o nagmaang-maangan lang? Alam mo mga taga Davao, ano yan? May loyalty ang mga yan. I don't know. Sabi naman ng mga abogado ni Pastor Kibulo, hindi siya nagtatago somewhere else. Nasa Davao lang. And ako, I believe, nasa Davao lang si Pastor Kibuloy. Kung saan party sa Davao, I don't know.
Pwede sa prayer mountain. Kasi maluwang naman ang prayer mountain. I don't know, ilang hectares ba yan? Baka nandyan lang. Eh bakit hindi puntahan ng Sergeant of Arms? Dapat magpakita sana ng Senado video ba na isiniserve yung warrant of arrest. Eh, hanggang ngayon wala pa akong napapanood. So kung wala naman siya sa Prayer Mountain, eh, within Davao, napaka luwag ang Davao City na pwedeng pagtaguan ni Pastor Kibuloy. Alalahanin natin, Davao is the largest city in the world in terms of area. Davao is a Duterte country. Excuse me. Duterte country yan. Kaya maraming nagmamahal sa mga Duterte sa Davao. Pastor Kibuloy, best friend ng mga Duterte. Kaya, at all cost, ang mga taga Davao, they will protect Pastor Kibuloy. Eh baka nga, malala ko yung statement ng mga MNLF members sa taga Davao. Sabi nila, we support you, Pastor Kibuloy. Nararamdaman namin ang pang-aapi sa iyo. Gagawin namin ang lahat para matulungan ka, maprotektahan ka. Oh, baka kinokop na ba ng mga MNLF si Pastor Kibuloy? We don't know. But ang challenge ngayon kay Senator Hontiveros na kaya ba niyang ipa-aresto si Pastor Kibuloy bago mag-resume ang session ng Senado sa April 20, I'm not sure yung opening. Malayo, halos isang buwan. So patunayan niyo, Senator Hontiveros, na may ngipin ang inyong warrant of arrest. Otherwise, papahiya lang kayo at ang humahalakak ngayon, walang iba kundi si Pastor Kibuloy. Magandang araw mga kaibigan. Ito, maganda ang topic natin ngayon tungkol sa political development sa ating bansa. Lalong-lalo na itong initiative ng PBBM admin, specifically Speaker Martin Romualdez, yung kanyang political strategy to become Prime Minister and for the Marcos family to stay in power up to 2034. Okay, may sinimulan sila. It's a political strategy, but ngayon, lumalabas, eh parang pinukpok nila ang kanilang ulo, pinukpok nila ng martilyo ang kanilang ulo dahil sa ginawa nila, Romes Bacna ang taong bayan. So, ano ang nangyari? Ito, mayroong latest survey ang Pulse Asia. Tinanong ang mga respondents, pabor ba kayo o hindi sa charter change na pinasimulan ng administrasyong ito? Okay, so ito po ang resulta. Excuse me. Sa Philippine Star News, headlines, 88% of Pinoys oppose charter change. Nako, ang laking porsyento niyan. Parang 9 Filipinos out of 10 ayaw sa ginagawa ni Speaker Romualdez or ng administrasyong ito. Nagalit na po ang taong bayan. Okay. Noong March of 2023, nagkaroon ng similar survey ang Pulse Asia. Ang resulta last year, eh halos ano, 50-50 lang. Noong March 2023, 45% of Pinoys not in favor. But 41% in favor. Ibig sabihin, ano, laban talaga. Itong latest ngayon,
Nako, nag-iba. Dahil March 2024, after 1 year, yung not in favor noon na 41% naging yung 45% noon na not in favor, ngayon 88% na, halos na doble. Yung in favor noon na 41%, ngayon, wala na. Single digit na lang, 8% na lang ang pumapabor. Diba? Ang laking diferensya. Okay. Maganda ang pag-survey ng Pulse Asia by regions. Tinignan nila by regions. Anong region sa Pilipinas ang pinakamalaking ayaw? So, ang pinakamataas sa Mindanao, 99% sa mga respondents from Mindanao, 91 pala, 91% opposed or not in favor. And of course, dahil nandiyan ang Duterte, Mindanao country, 91% ang taas. Sa Balanced Luzon, ibig sabihin yung except Metro Manila, Balanced Luzon, 89%. Taas din. Sa Visayas, 85% and Metro Manila, 81%. Yan po ang ayaw ng Tsatsa by regions. Ito, by socio-economic class. Class ABC, yun yung mga medyo may kaya. Class D and E, ito yung mga pobre. Nako, ang resulta sa survey, among the poorest respondents, yung mga class D and E, 93% sa mga pobre ayaw sa charter change. Okay? So, maalala ko tuloy itong presidential adviser, Mr. Larry Gadon. Ano yung proposal niya? I-extend ang terms ng mga mayors, governors, congressmen, dahil wala daw magagawa ang mga officials in 3 years. Kaya gusto niya 6 years ang term. Tapos pwedeng mag-re-elect. Ibig sabihin, 12 years lahat. Kung gagawin daw ito, extension of terms, ang mga binipit, ang mga pobre. Kasi itong si Mr. Gadon, presidential advisor on poverty alleviation. Ang mindset niya is makakatulong sa mga pobre ang pag-extend ng terms ng mga local officials. Kaya anong resulta sa survey? 93% sa mga pobre ayaw nila. Kaya Mr. Larry Gadon, wake up! Mag-isip ka naman. Hindi kung anong iutos sa iyo, magagawin mo, gawin mo na lang. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa iyo. Pinapasildohan ka ng mga tao. So, nonsense ang imong proposal na pag-extend ng terms. Okay, ano ba? Yun, sinorbi din ang mga tinanong din. Have you heard? Have you read? Have you watched? Yung initiative ng Kongreso, yung People's Initiative, yung pagpirma, charter change. Ang sagot po is 67% of the respondents well aware sila. They're well informed. And 45% nagsabi na nakatanggap sila ng incentives, ayuda. Ibig sabihin, totoo yung mga sinasabi sa Senate hearing, yung mga binubulgar ni na Congressman Lagman, yung mga whistleblower, totoo na ang pagpapapirma sa People's Initiative ay may kaakibat na ayuda kasi 45% nagsabi nakatanggap sila ng ayuda. Okay? So ito, yung tinanong din yung pabor ba sila sa mga economic and political amendments sa Constitution. Kasi sa ngayon, nung napornada yung signature campaign, parang tinigil. Parang nagpakitang tao ang kamara na, oh, economic lang kami. Wala na kaming ibang babaguhin, economic lang. Okay, tignan natin yung mga
economic amendments na pinopropos ng mga kongresista kung payag ba ang taong bayan. Okay. Ang economic amendments nag-focus sa foreign ownership, mga foreign investors. Yung pwede silang magme-may-ari ng schools and universities. Gusto ba ng taong bayan? 68% sa mga respondents nagsabi ayaw nila. Hindi pwedeng mga dayuhan ang magmamay-ari ng mga schools and universities. Next, yung pagmamay-ari ng mga foreigners sa mass media and advertising companies, 71% nagsabi ayaw, hindi pwede. And then yung pagmamay-ari ng mga foreigners sa residential and industrial lands, 81% ayaw. And then yung pag-exploit ng mga natural resources, nako, mataas, 86% nagsabi hindi pwede. Pang Pilipino lang yan, mga Taiwan, hindi pwede. Okay. Yung pagmamay-ari ng mga communication companies, cellphone, internet companies, 71% sa respondents ayaw nila. Yung tanggalin yung limit ng pagmamay-ari ng mga foreigners sa shares sa Philippine, sa shares of stock sa Philippine corporations, 78% ayaw din. Ibig sabihin, Pilipino ang magmamay-ari lahat ng mga yan. So, dyan po sa economic amendments na pinopropose ng Kamara, ang daming ayaw, majority ng mga respondents ayaw. So, okay, punta tayo sa political amendments. Kasi, ito na si Mr. Larry Gardon na hindi nag-iisip. Pasingit-singit siya na mag-submit ng proposal sa Senado. Kasi okay na sa House yung amendments ng economic provisions. Ito na ngayon, isusunod na nila ang political amendments. Sinubukan nila, testing the waters. Nako, grabing resback ng taong bayan. Ayaw. Okay, yung term of extension of terms ng mga local and national officials. Pabor ba ang taong bayan? 78% said, 73% said no. Kung ano ang ngayon, 3 years lang ang mga local, 6 years ang national. Yun lang, hindi na pwedeng extend. Ibig sabihin, yung proposal ni Larry Gadon, ayaw ng nakakaraming Pilipino. Wake up, Mr. Gadon. Yung change of government from bicameral to unicameral legislature. Sa ngayon, bicameral tayo. Mayroong lower house, Kamara, upper house, Senate. 74% said, no way, hindi pwedeng mag-unicameral tayo. And then yung change of form of government from presidential to parliamentary. Presidential tayo ngayon. Ang gusto ni Speaker Romualdez, parliamentary. 71% said no. Kaya ito pong mga salamat sa Pulse Asia na nagsorbito. Ako naintindihan ko na yung buong picture na at least ang sentimento ng taong bayan nalalaman natin sa mga surveys na ito. At sabi ko nga, itong ginawa ng administrasyong ito, lalo na si Speaker Romualdez, it's a political suicide. I don't know kung paano pa niya mabago ang isip ng taong bayan, majority, na ang ambisyon niya na maging prime minister, hindi papayagan ng taong bayan. Ang ambisyon niyang manalo presidente by 2028, lalo na kasi markado na siya ngayon yung pinaggagawa niya na People's Initiative, Maydaya, wala na. I don't know kung paano siya makakaahon sa kumunoy, political kumunoy na kanyang kinalalagyan. Good luck sa mga proponents ng charter change.
hindi nyo pwedeng kontrahin ang taong bayan dahil sa demokrasya ang kapangyarihan nasa tao. It's a government of the people, by the people, and by the people. The power rests on the people. Lagot na Tambaloslos at Tontiveros. Sinusukan na sila ng bayan. Wala nga kasing magandang dulot sa bansa. Puro kasamahan na lamang ang layunin nila sa pamumuhay. Pero kalaban ng mga ito ang taong bayan. Kung kaya hinding-hindi magtatagumpay ang mga ito. At hanggang dito na lamang ang ating video. Kayo netizens, ano ang masasabi ninyo sa mga isyung lumalaganap sa bansa? Tunay nga kaya ang mga ito at sumasang-ayon ba kayo? I-comment lamang. At sa ating manonood, huwag kakalimutang mag-like, mag-share at kung bago ka lamang ay mag-subscribe ka na.